Naaresto ang isang most wanted person sa Sampaloc, Maynila na sangkot umano sa pagpatay sa 2 taong gulang na bata. Ang suspect ay 13 taong nagtago ay nadakip ng mga otoridad habang nakikipag-inuma. Si Erlo Bringas sa detalye. Matapos ang 13 taong pagtatago sa inuman na naaresto ng mga tauhan ng Sampaloc Police Station ang itinuturing na most wanted na suspect at may kasong pagpatay sa 2 taong gulang na bata. Kinilalang suspect na si Aren Cardenas na meron na 6 warrant of arrest taong 2003 pa. Ayon sa Sampaloc Police Station, naaresto nila si Cardenas sa Valdez Street habang ito ay nasa inuman. Nasangkot daw ang suspect sa pagpatay sa 2 taong gulang na bata na ang dapat anyang target nito ay ang tatay ng biktima na kanyang nakaaway dahil sa illegal na droga. Pabili sila ng droga pero sabi nga yung term na ginagamit natin, inistapa o tinunaw nila yung pera. So nagalit itong grupo nila. Kaya nga tinarget nila itong taon na ito, di ba? At napatay nga yung bata. Inabangan nila yung pag-ama na nakasakay sa tricycle habang matinto ng lamay nung lola. Ayon pa sa mga polis, una na daw nakulong sa Bilibid Prison ang kasama nito sa pagpatay. Nagpalipat-lipat din daw ito ng lugar na pinagtaguan at nakarating paan niya ito ng Boracay at nagtrabaho bilang isang tourist guide. Nakulong din daw ang suspect noong 2014 dahil sa kaso nitong illegal na droga. Naging leader din anya ito ng isang criminal gang na True Brown Style o TBS-13 at nagipahirapan ng paghuli sa kanya ng mga polis dahil sa nakapagtago anya ito sa tulong na din ng kanyang mga kagrupo. Siya yung may hawak, yung tinatawag nating Manila Hood. Ang hawak nila dyan, itong San Juan, Mandaluyong, balik-balik, itong Sampaloc, Santa Mesa. Grupo ito ng mga kabataan, mga bata sila, di ba? Ito yung mga involved sa mga robbery, hold-up, extortion, at kung ano-ano pa. Tumanggi ng magbigay ng pahayag ang suspect. Para sa IGA News, Erb Lingas, we live in interesting times.